So, isang red is 1 over 6. Remember, yung not red is 5 over 6. So, 5 over 6 times 5 over 6. Since, consider natin yung tatlong probability ng cube. So, yung red, pwede rin first is, yung first cube is red. Second and third is not red. So, pwede rin yung second is not red. And third, pwede rin siya maging not red. So, meron siyang possible 3 arrangements. So, 3 times 3. May multiplier tayo na 3. Pag dalawang 2 reds naman, at isang ibang kulay. So, 1-6 times 1-6 times 5 over 6. Itong not red na to, so, pwede rin siyang yung second cube maging not red. Yung first cube, pwede rin maging not red. So, times 3 ulit. Rearrangement. So, tatlong red is 1-6 times 1-6 times 1-6. So, ito yung lalabas. Pag not red, so, iba-ibang kulay, not red. So, 5-6 times 5-6. Ito yung lalabas. So, bale, computing nyo lang to. Computing. Tapos, ito na yung corresponding probability. So, expected value of red is, so, multiply mo lang yung x times probability. So, 0 plus 0.347 plus 2 times 0.0694. Yung dot ko is multiplication. Plus 3 times 0.0046. Tapos, expected value is summation lang. Summation is 0.50. So, yan yung expected value ng red. So, gawin natin yung sugal. So, sugal is, pag not red, so 0 means talo ka. For example, piso. Piso yung itinaya mo. So, negative 1. Pag isang red, so, mananalo ka ng piso. Pag dalawang red ang lumabas. So, 2, positive, no? Tapos, pag tatlong red, 3 pesos. So, ang expected value is negative 1 times 0.579 negative 0.579 plus 0.347. So, plus 2. Plus mo na lang to. Plus mo yan. Dito, i-plus mo siya dito. So, ang lalabas is negative yan. Negative 0.0794. So, yung sabihin ng negative sign is talo ka sa game ng color games. So, negative 0.794 pesos. So, wala naman tayong negative value. Ang sabihin lang ng negative is talo ka lang. So, yan yung talo ka sa kada game. Kada hila mo ng tali, ito yung talo ka. So, lagyan natin na yung negative para sa denotation na talo ka. So, paano ka ba mananalo sa color games? So, paano ka mananalo sa color games? So, tataya ka ng piso. Pag naghila ka, nanalo ka. So, 1 peso. Taya ka na 1 peso. Naghila ka. Nanalo ka. Nanalo ka ng 3 pesos or 2. Isang hila, nakanalo ka ng 2 pesos. Quit ka na. Diyan ka na nanalo. Pag nanalo ka na, isang hila pa lang, quit ka kagad. Kasi pag nag-try ka ng maraming attempts, so,
malaki ang chance mo na matatalo ka. Yan yung matatalo ka ng value ng 0.0794 kada game. Or paano ka rin mananalo sa game ng color game. So paano ka mananalo? So for example, tumaya ka ng piso, natalo ka, so sa next taya mo, taya ka ng dos. So bali, dudublihin mo, kada talo mo, dudublihin mo. So what if sa second hila mo natalo ka, gawin mo lang 4 pesos. Or tumaya ka ng 4, natalo ka uli, gawin mong 8. Dublihin mo lang. So tumaya ka ng 8, so what if tumaya ka ng 8, natalo ka uli, 16. Basta natalo ka, dudublihin mo yung taya mo lang. Kung mapapansin nyo, 1 plus 2 is 3 pesos. Talo ka ng 3. So, kung idudubli mo yung 2, mananalo ka ng, tapos nanalo ka, magiging 4 pesos yung makukuha mo. So, meaning, panalo ka na ng piso dito. So, what if naman, nakatatlong hila ka, natalo ka, so, 4 na yung, nakatatlong attempts ka, talo, so, 1 plus 2 plus 4, so, 7. 7, nung tumaya ka, so natalo ka, dinoble mo, tumaya ka ng 8. So, meaning, nanalo ka ng piso, nung dinoble mo yung taya mo, so, nanalo ka ng piso. Nanalo ka ulit ng piso. So, ganun lang gagawin nyo. So, pag natalo ka, dublihin mo lang. Tapos, pag nanalo ka ulit, balik ka ulit sa piso. Tapos, same process, kada talo, doble. Pag nanalo, balik sa piso. So, bonus na lang yung makakuha ka ng 2 red, 3 red. So, kada taya mo, palagi ka ng panalo. Bonus na lang yung 1 red, 2 red, and 3 red. So, pag doble mo pa lang ng taya mo, panalo ka ng piso. Okay, so, yan yung nagtatapos yung expected value of random variable.